What's up guys? What's up mga daddies? What's up mga babies? At nagbabalik po ang Batang Makulit. Pero ang Batang Makulit, di po natin siya kasama ngayon. Dahil mahalaga at importante po ang pag-uusapan natin. So yun, kung bago lang po kayo sa aming channel, don't forget to click subscribe, hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng Batang Makulit. Like and follow na lang din po nating Facebook page, Baby Francesca Vlogs. So for today's video mga daddies, ay panoorin natin yung naging live usapan ng SSS patungkol sa ako. So ito yung mga bagay na kailangang malaman talaga ng mga SSS pensioners natin para hindi masuspindi ang kanilang monthly pension. So yun, umpisahan natin. Bakit ba binalik ang ako kahit pandemya ngayon? Bakit po binalik yung AKOP? So, bakit? Binalik po natin po yung AKOP para, yun nga po, yung nabanggit po natin kung ano po yung pinaka-main purpose po ni AKOP, di ba po, is para matiyak po natin yung mga pensions po natin ay napupunta sa karapat dapat na tumatanggap nito. So, binalik po natin siya para, dun din po, para kasi suspended po siya. Kung matatandaan po ninyo, mula nung March 2020, nung nag-declare po na ECQ yung bansa natin dahil dun sa COVID nga na pandemic, sinuspend po natin yung AKOP compliance po. So, ngayon po, nire-resume po natin yung compliance ng AKOP simula nitong buwan na to, October 2021, upang ma-ensure po natin na yung mga tumatanggap po ng pension ngayon is kung sila po talaga yung karapat-dapat. Oo nga, tama po yan. Tama po yan. Kailangan kasi 'di ba parang ino-normalize natin ulit yung mga pamumuhay ng mga tao ngayon, no? Kahit pandemic pa yan, kaya kailangan po i-adapt na po natin ang ating mga sistema din. Kaya sa mga members po na nagtatanong, yun po ang kasagutan natin. Anyway, Miss Joyce, sa mga members po na kakatutok lamang po ngayon, kabubukas lamang po ng phone nila o mga laptop nila, ang kasama po natin ay si Miss Joyce Obispo. Siya po ang Corporate Executive Officer 3 ng Pensions Administration Department po namin. Siya po ang expert natin na makakasama ngayon sa pagsagot ang iyong mga katanungan tungkol po sa annual confirmation program. Aside from Miss Joyce, kasama din po natin ang mga FB admins natin, Miss Joy, no? Kaalalay po natin yan sa pagsagot ng mga comments po at mga concerns po ng ating members dyan sa ating comment section sa FB page. Okay, Miss Joyce, ito na. Gusto ko malaman po, paano po ba mag-comply ang isang pensioner para sa ako? Manners of compliance natin or kung paano po sila magko-comply. So, ang kasi kinonsider po natin yung pandemic nga po. So, ang mga pensioners po ay kailangan nilang mag-submit ng scanned copies ng documents sila, yung duly filled out na AKOP form po, which is yung version po nun is 2019. Valid IDs po nila. Kung meron po silang SS card or UPID card or 2 valid IDs po, scan copy nun. Tapos meron po tayong additional na requirement, yung photo po na may hawak po tayong newspaper. Chest level photo po siya. Wag naman pong whole body kasi yung iba daw, whole body, hindi na po namin nakikita yung date doon sa newspaper. So, kailangan po namin makita yung date ng newspaper plus or kung hindi po ano newspaper, wala naman kayong dyaryo. Yung meron naman po tayo yung sa TV ngayon, di ba? Yung may mga news na po on TV, may date po doon sa likod po natin or sa side po natin, na background po natin si TV news scroller po, showing po yung date tsaka headline po. Yung mga survivor pensioners natin, meron po tayong additional na required form na na-download din naman po natin sa website, yung self-declaration of non-remarriage or non-cohabitation po. So, yung mga documents na po yun, pwede nyo po siyang isend through email po. So, yung mga pensioners natin na nasa Pilipinas, email po nila sa branch po kung saan sila malapit, makikita po natin yung email address sa SSS website din. Tapos, pwede din po yun kung makakalabas naman po sila or pwede po nilang ipasuyo sa Dropbox po ng SSS branch. Doon naman po sa mga pensioners natin na nasa abroad, pwede din isend nila through email sa OFW contact service section.
or sa Foreign Office po. So yung mga email address din naman po noon nasa SS website din. Or pwede din po yung mga pensioners natin residing abroad, pwede po yung ACOP video conference na tinatawag natin through MS Teams. So magre-request lang po sila, ng mag-i-email po sila sa OFW po nung schedule, nung request for schedule or appointment po. Ayun naman pala. Well said, Ma'am Joyce. No, ang daming paraan na options na pagpipilian po ng mga pensioners natin, no? Merong online nga po. So yun po, madaming paraan, Miss Joyce, nakakatuwa, ano? Mas pinadali nga natin ang mga sistema sa paraan nga po ng annual confirmation program. Ma'am, ang tanong ko lamang po, may mga requirements po ba tayo para kunyari mag-i-email po ang isang pensioner, ano po ba dapat ang i-attach niya doon aside from the ACO form? Dun po sa email po natin, ilagay na lang po natin sa subject line na ACOP siya, ACOP, tapos yung name po nung pensioner po. Para madali rin po makita ng mga branches natin na for ACOP compliance po siya. So, yun nga, no, ma'am. Tapos at the same time, mag-attach din po ng, aside from the photo or yung picture po, mag-attach tayo ng mga valid IDs nga po, yes, no, para ma-identify naman po natin as reference po. Kaya, Ma'am Joyce, diba, kunin na natin itong pagkakataon na to na encourage po natin ang mga pensioners po. Kung may mga apo po tayo, magpatulong po tayo, i-browse po natin o kumbaga halikutin na po natin ang website ng SSS na may mga branch directory po kami dyan. Alamin niyo po, ano ang pinakamalapit na SSS branch po, kunin niyo po yung email address at magpadala po kayo doon ng ACOP compliance niyo. Miss Joyce, ito pa, may mga katanungan tayo, yung confusion minsan ng member. Tuwing kailan ba o ano dapat ang schedule ng isang pensioner para mag-ACOP siya? Tuwing birthday ba ng pensioner o yung survivor pensioner o yung mismong namatay na member? Ano po bang basihan natin sa ACOP? Gaya po na sinabi ko kanina, pag retiree pensioner ka po or total disability pensioner, ang schedule po ng compliance mo is month of birth nung pensioner kasi siya po yung member natin. Pag death pensioner ka po or survivor pensioner na sinasabi natin, ang schedule po ng compliance noon is month of birth nung deceased member. So hindi po ni pensioner, ni member po nung namatay na miyembro. Siya po birth month po niya. Doon po ang ano natin, ang schedule po natin para mag-comply. Hindi po, kasi yung iba, ang tanong nila, kunwari ang birth date niya is May 8. Ang sinasabi nila dapat before May 8. Ano po, within the month of May pwede. Kahit May 30, end of May, kayo mag-comply, pasok po yun. Considered po yung compliance ninyo. Pero mas mainam na mas maaga na rin ang compliance. Yes po. Yes, Joyce? Po. Kasi within the birth month po. Yes, yun nga po. Miss Joyce, question. Kasi yung effectivity ng resumption ng ACOP natin ngayon ay ngayong October. Paano, October 21, 2021. Paano po yung mga January to September? Kailangan po ba nilang mag-ACOP? Yes po. Pag ang birth month po is January to September, since nag-resume yung ACOP compliance natin ito October, required pa po silang mag-comply sa annual confirmation. Unless na lang po, na kahit po nung suspended po yung ACOP compliance natin nung January, yung prior to October 2021, nag-comply po sila, hindi na po nila kailangan mag-comply. So considered na po yung compliance nila basta within 2021.